Bypass Road sa Lipa City, Batangas, ginawa umanong racetrack. Higit 15 sasakyan na impound. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo, Ivy, 38 individual yung dinatnan ng mga otoridad doon sa lugar. Kabilang na dyan yung siyam na menor de edad. Ang sabi ng mga otoridad, sinasamantala ng grupong ito yung maluwag na kalsada porke bago daw itong bypass road sa pagsasagawa ng illegal drug racing. Nasa impounding area na sa Lipa City Traffic Management Division ang mga umanoy motorsiklo at tricycle na kinumpiska ng pulisya sa bypass road na ito. Hating gabi nitong Martes, 12 motorsiklo at 4 na tricycle ang kinuha ng mga otoridad. Ginagamit daw kasi ang mga motorsiklo sa illegal na drag racing. Galing daw ang sumbong sa mga residente malapit sa lugar dahil sa ingay na dulot ng karera. Agad itong pinuntahan ng mga otoridad. Mga reklamo maingay, no? At delikado rin sa mga motorista na dumadaan doon at baka mamaya makasalubong nila na yan ay habang nagkakarera sila may dumaan na motorista. 38 individual ang dinatnan ng mga otoridad sa lugar kasama ang siyam na menor de edad. Sinasamantala raw na mga ito ang maluwag na kalsada para magsagawa ng karera. Nadiskubring walang rehistro ang ilang sasakyan. And yung mga other adults naman ay inisyuha natin ng citation ticket. Yung unregistered motor vehicle, no helmet, and yung violation ng anti-drug racing ordinance of the City of Lipa. And of course, including the modifications being made dun sa motorcycle. Bagay na sinigundahan ng Land Transportation Office o LTO Region 4A. Paglabag daw ang pagmumodify ng mga motorsiklo sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Lubhang mapanganib din daw ang drug racing sa mga public road na hindi idinisenyo para isigawa ang ganitong uri ng aktibidad. There's no measurement how to say the extent kung gaano kadelikado ang drug racing. Alam naman natin kaya tayo may speed limit law. Dahil any speed could kill. So, kapag tayo ay mabilis, kahit na sabihin mo na maluwag ang daan at bypass road yan na bago lamang, it could be self-inflicted. Hindi raw basta-basta makukuha ng may-ari ang sasakyan na na-impound. Kailangan daw munang ayusin ang papeles nito. Meron pong naparito, kaya lang po nga hindi pa po namin nga yan nire-release. Then, kasi nga po, kinukuha naman pa namin ang kukulang papeles po, yung mga sasakyan nila. Patuloy raw ang isasagawang panghuhuli ng mga otoridad sa individual na sangkot sa ganitong klaseng aktibidad. Ivy, itong siyam na minor de edad na kasama dun sa nahuli ay kaagad daw i-turn over sa barangay social worker. Ang sabi pa ng mga otoridad, hindi lang naman daw galing sa Lipa itong mga nagsasagawa ng karera, kundi maging doon sa Balete at iba pang Karatig bayan. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.